Mayang buntag, mayang udtong, mayang gabi sa inyo mga kabisdak. Ang video na ipapakita ko ay kung paano ko pinatakbo ang business ko na baboyan habang nagtatrabaho ako sa ibang bansa. Ipapakita ko ang kunting tips kung paano ko pinagkasya ang naipon kong pera sa ganitong business. Noong nagbakasyon ako sa Pinas mula Saudi, kumuha ako ng 24 heads na piglets. Nagkakahalaga ang bawat isang piglet ng 2,000 pesos, so nagbayad ako ng 48,000 mula sa ipon ko. Habang lumalaki ang mga alagang baboy ko, lumalaki rin ang nagagastos ko sa feeds nila, kaya ay ni-expect ko na mauubos talaga ang ipon ko sa kakabili ng feeds nila. Kaya ang ginawa ko, sa tulong ng tatay ko, naghanap kami ng suking tindahan ng feeds para mautangan namin. Binabayaran ko ang tindahan sa tuwing may mababenta akong baboy. Habang palaki talaga ng palaki ang mga baboy, yung pwede na lechonin at fattening stage ay sobra talagang magastos kung pure feeds lang talaga ang ipapakain mo sa mga baboy. Kaya sinadjust ko sa tatay ko na magmixing na lang din kami. Ang mixing na tinutukoy ko ay yung pag-mix ng feeds sa tahop, copra meal, asin at iba pang ingredients na sakto sa edad ng mga baboy. Sa pamamagitan nito, mas lalaki ang gain o income mo sa pagdating ng bintahan ng mga baboy at maganda rin ang paglaki ng mga baboy mo. Ang technique para hindi masyado lumaki ang utang mo sa feeds at mas may income ka ay ibenta mo ang ibang lechon size kung sakaling may naghahanap nito. Kasi minsan yung ibang baboy ay hindi lumalaki, so pipiliin mo yung hindi matakaw sa kainan at ibenta mo ang lechon size para hindi mawala ang income mo during harvest time. Sa 24 heads na binili ko, 15 heads na lang ang natira na i-harvest kasi yung iba na ibenta ko na noong may naghahanap na lechon size. Ang bilihan noon ng fattening ay 120 pesos per kilo. Tapos yung baboy ko ay nag-range na 95 kilos bawat isa. So kung i-compute natin, 95 kilos times 120 equals 11,400 pesos ang bawat isa. So 11,400 pesos po times 15 heads equals 171 pesos po ang nakuha kong pera. Pero hindi po lahat yan ay naibulsa ko kasi babayaran ko pa ang utang ko sa suking tindahan ko ng feeds. Sa loob ng 5 buwan ng pag-aalaga ng baboy ay may naibulsa akong humigit kumulang na 50,000 sa pagkaalala ko ha, kasi yun po ang pinuhunan ko sa pagpagawa ng bagong kulungan. Ito na po ang bagong tirahan ng mga baboy ko. May kompletong kagamitan na yan ha, mula sa tubig, pump o makina ng tubig at ang cage ng mga inahin. Sa 2nd batch ay nagtira ako ng 3 baboy para gawing inahin. Bawat anak po nila, sa awa ng Diyos, ay nakakahumigit 10 ang anak ng mga inahin ko. Minsan may mamamatay, pero yun talaga ang buhay baboy yan. Ganito po kadami ang mga anak ng mga inahing baboy ko. Pwede ko ibenta ang mga piik na ngayon nagkakahalaga na lang ng 1,800 to 2,000 pesos. At pwede rin ako magbenta ng lechon size, depende po sa demand ng mga mamimili. Pero paano ko ba napanatili ang baboyan ko na ngayon andito na ako sa Saudi? Simple lang po. Pinapaubaya ko po sila sa pamilya ko kasi ang pamilya mo ang pinakamaasahang tao sa buhay mo. Kapag nasa mabuti ang pakikitungo mo sa pamilya mo at hindi ka madamot at kahit anong business o bagay ang iiwan mo sa Pinas, ay sure win yan na maalagaan nila. Oops, bahay namin. Naipakita ko. Yan po ang susunod na ipakita ko na naipatayo ko sa unang 2 taon ko sa abroad.